sa'yo. Sigurado ako, ikatutuwa mo. Talaga? Ano yun? Nagdadalang tao ako. Magkakaanak na tayo. Mahal ko. Totoo ba yan? Magkakaanak na tayo? Masaya ka ba sa ipinalita ko? Naku, ito na ang pinakamasayang araw na aking buhay. Hindi ko akalain na magiging isa na akong ama at magkakaroon na ng anak. Mahal na mahal kita. Mahal na mahal rin kita. Pinapangako ko na hindi ko kayo pababayaan ng ating anak. Si Garuda! Takbo! Sanggol. Ngunit, kawawa naman siya. Sino kaya ang mga magulang nitong? Halika't dalhin na lang natin siya sa ating bahay. Mahal ko, kung alam lang nila kung gano'n ako napasaya ng batang ito, tunay siyang hulog ng langit. Sana'y mapalaki natin siya ng maayos at mabuti. Ano kaya ang ipapangalan natin sa kanya? Ano nga kaya? Paano kung Bidasari. Bidasari? Sige. Bidasari. Ngunit. Problema. Kasi dahil sa taglay niyang kagandahan, ay maaaring maraming maingit sa kanya. At maaaring niya itong kasama. Anong gagawin natin para maiwasan yon? Alam ko na. Kung higit na mas maganda sa iyo. Pero ikaw na ang pinakamaganda sa lahat. Osha, alis na muna ako. Paalam. Oo nga. Kasal nga kami. Ba't ganun? Anong nararamdaman ko? Nangangamba pa din ako, baka isang araw, mawala ang pinakamamahal kong asawa. Kahit pa ulit-ulit niyang sabihin na mahal niya ako, ba't ganon? Kawal! Ano po yun, mahal na rin? Humayo kayo at humanap kayo ng isang babaeng maganda higit sa akin. Ngayon din. Masusunod po. Pinapahanap sa atin na rin eh. Maaari ba namin malaman ang iyong ngalan? Ang pangalan ko po ay Bidasari. Bakit po? Anong kong kailangan niyo?
Asa na yung nanay? Ina! Nandito ako. Ano kailangan nyo? Kami yung mga kawal mula sa kaharian. Nais namin gawing dama ng sultana o ng reyna ang inyong anak. Basta tratuhin nyo siya ng maayos doon at aalagaan. Yan ang may papangako namin sa inyo. Tara na sa palasyo. Sige po. Sige na, anak. Mag-ingat kayo. Mahal na Reyna, kayo ay nagbalik. May nahanap ba kayo? Opo. Maaari ka nang pumasok. Magandang araw po, mahal na Reyna. Nandito na po siya. Ang pangalan ay Bidasari. Ha! Siya pala ang babaeng higit na maganda kaysa sa akin. Pwes, parurusahan kita. Ikulong yan! Ha? Ano po bang nagawa ko? Kasalanan? Huh. Ikaw ang mas maganda babae kaysa sa akin. Kailangan kang pausahan. Tignan natin kung hanggang saan tatagal ang kagandahan mo. Opo, Rico! Tama na! Pausahan niyo pa yan! Mawa! Mawa po! Nakakagulat at natitiis mo pa ang pagpaparusa ko sa'yo. Hindi ko na po kaya, mahal na Reyna. Hirap na po ako sa pagpaparusa niyo sa akin. Kung nais niyo pong ako'y mamatay na, kailangan niyo pong kunin ang gintong kahon sa hardy ng aking ama at dalhin dito. Totoo ba ang iyong sinabi? Hindi po ako maaring magsinungaling sa inyo. Sapagkat ako po ay hirap na hirap na. Kawan! Ano po yun, mahal na Reyna? Pumunta ka sa bahay ni Bidasari at kunin mo ang gintong kahon sa kanilang hardy. Masusunod ko. Ito na po yung pinapakuha, mahal na Reyna. Magaling! Ilagay mo dito. Ang aking kaluluwa ay nandyan sa isdang yan. Kailangan mo lang kwintasin ito pagsapit ng umaga at ibalik sa tubig pagsapit ng gabi. Dahil doon, mamamatay na ako. Pinapayagan na kitang makauwi at bumalik sa iyong mga magulang. Anak ko, mabuti naman at pinakawalag ka na ni Lila Sari. Kami yung nagalala sa'yo, ngunit wala naman kami nagawa. Kaya naman, ipanggagawa na lang kita ng bahay sa gubat. Malayong malayo sa Indarapuara. Malayo kay Lila Sari. Malayo sa lahat. At nasa ganun, ay makapamuhay ka ng tahimik at mapayapa. Napakaganda naman niya. Siya na yata ang pinakamagandang babaeng nakita ko.
Nakakapagtaka naman. Bakit hanggang ngayon, wala pa rin siyang malay? Binibini. Ayos ka lang ba? Nakita rin kita kahapon dito sa iyong bahay na walang malay. Patawarin niyo po ako, ngunit hindi ko po maaaring sabihin sa inyo ang nangyari. Bilang isang hari, inuutusan kita para sabihin sa akin ang nangyari. Ganito po kasi yun. Nagawa yun ng aking asawa? Humanda siya! Ngunit, baka lalong magalit ang Reyna. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ikatakot. Dapat lang siyang maparusahan sa kanyang ginawa. Napakasama niya. Asawa ko! Maligayang pagbabalik! Nasiyahan ka ba sa iyong pangangaso? Oo! Dahil nakita ko na ang babaeng higit na maganda sa iyo. Ang babaeng pinakamaganda sa lahat. Anong ibig mong sabihin? Sino ang tinutukoy mo? Alam kong kilala mo siya. Si Bidasari? Oo! Wala nang iba. Alam ko na rin ang mga ginawa mo sa kanya. Hindi ako makapaniwala na magagawa mo iyon. Ibalik mo na ang isda kay Bidasari. Ayoko! Hindi ko ibabalik iyon! Napakasama mo talaga! Mga kawal! Takpin ang babaeng iyon! Bitawin niyo ako! Ako ang iyong Reyna! Hindi na babagay ang koronang ito sa iyo! Asawa ko!